Uminit ang ulo ng ilang residenteng apektado ng water interruption sa Mandaluyong. Ang reklamo nila, hindi nasusunod ang binigay na schedule ng Manila Water at Manila kung kailan mapuputol at ibabalik ang supply ng tubig. Umaaksyon si Shal Francisco. This oras na ng gabi pero abala pa ang mga residente ng Barangay Hulo sa Mandaluyong City sa pagpila ng mga timba para sa rasyong tubig mula sa truck ng bumbero. Nagsimula na kasi kagabi ang water interruption ng Manila Water matapos tapisan ang alokasyon ng tubig mula sa Angat Dam. Pero reklamo ng ilang residente, huli na nga silang naabisuhan, hindi pa nasusunod ang schedule ng rasyon at balik ng tubig. Ay nako, sana naman po i-advise niyo sa amin kung anong oras nagkakaroon na ng... Kung anong oras nawawala ng tubig. Lalabas mo lahat ng gamit mo, ganito, mga drum mo, ganito. Biglang hindi pa na matutupad. Nang magliwanag, bilabalde na rin ang mga taga-barangay Barangkadray. Ang ilan hindi maiwasang magkainitan. Sana mawala ng tubig, kami na, para awa nyo na. Yung iba, ayaw nilang kumila ng maayos, yung iba, ayaw pumunta sa likod. Ay, nagkakagulo kami sa tubig ngayon dahil na yung mga nakakuha na, kauna na naman, doon na naman nagsimula sila ng tubig, kami naman mawawala na naman dito. Ang mga customer naman ng Maynilad sa Quezon City, inireklamo ang paghina agad ng supply ng tubig kahit hindi pa ito nakaschedule. Dapat masusunod yung sa Maynila. Pinaiimbestigana ng Metropolitan Water Works and Sewerage System ang hindi nasusunod na schedule ng dalawang kumpanya. They should be able to fix that within the next few days. If they won't be able to fix it, I think they have 30 days. Then we will penalize them. Paliwanag naman ng water service providers, hindi nasusunod ang schedule ng water interruption lalo kung mataas ang demand o mas matataas ang lugar. You really need more time to be able to study the system. And hopefully as we study this more, medyo mas magiging mas accurate. Sabay-sabay ang withdrawal ng customers. So that impacts the accuracy of the schedule that we announced to our customers, no? Pero by the second day naman, nagsastabilize na yan. Posible namang bawasan pa ang alokasyon ng Angat Dam para sa domestic use kapag sumadsad pa sa 160-meter critical level ang tubig dito. Kapag nangyari yan, posible raw na humaba pa ang oras o madagdagan ng mga lugar na makakaranas ng water interruption. Para sa News 5, Shaila Francisco, We Are One News.